Nananawa ka ng Hepe ng City Anti-Crime Task Force Richard Ligad sa mga magulang ng mga minor de edad o mga kabataan na disiplinahin ang mga anak upang maiwasan na maugnay ang mga ito sa kaguluhan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang panawagan din ni Ligad na ito ngayong umaga ng Biyernes ay para na rin sa mga opisyalis ng barangay at kanilang mga tanod na tumulong sa pagpapanatili ng katahimikan ng lungsod na naaapektuhan ng pantitrip ng mga kabataan dahil kung sila lang at mga kapulisan ay mahirap gawin, lalo't minor de edad ang mga sangkot. Ang panawagan ito ni Ligad ay may kaugnayan sa insidenteng kaninang alas 2 ng madaling araw kung saan may dalawang kalalakihan na kumakain sa isang lugawan sa Malvar Street ang pinagtripan umano ng ilang kabataan na habulin. Mabuti na lamang at nakatakbo ang mga ito sa isang drugstore at doon pansamantala nagtago. Kaya nananawagan tayo sa mga magulang na i-check at disiplinahin natin yung ating sariling mga anak. Ano? Hindi naman ito sila mga kagaya ng askal eh. Diba, mga tao at mga kabataan ito, mga tao ito na ibig sabihin, kaya disiplinahin kung gugustuhin. Nananawagan tayo sa ating mga barangay tanod, sa mga barangay officials, na talagang paglaanan ng oras at sakripisyo. Kasi sakripisyo din po talaga ang magbantay ano, sa ating mga barangay. No? Laanan natin ang oras. Anong oras ba laging kailangan yung mga barangay tanod natin? No? Paano ang gagawin natin? Ibig sabihin, kung hindi naman nila kaya yung problema later on, at least may makatawag man lang sa amin. Pahayag ni Ligad, sa lahat na mga pumasok na report sa Anti-Crime Task Force pagpasok ng taon, na kaguluhan ay sangkot ang mga kabataan. Ibig sabihin, sila umano ang may malaking kontribusyon kung bakit nagagambala ang katahimikan sa lungsod ng Puerto Princesa. Halos karamihan ang nai-report sa atin. Yung mga gulo dito sa Baywalk, ang mga involved, kabataan, minor de edad, yung mga batuhan ng nakaraan, sa Rizal Avenue, ang mga involved, kabataan, minor de edad, so kahapon, kabataan, minor de edad naman. So, ibig sabihin, sino talaga yung malaking kontribusyon sa ganitong klaseng problema? Tuwing Linggo, ang mga kabataan ay nag-iipon-ipon at ito ang nagiging dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng lakas ng loob na mambuli o masangkot sa mga batuhan na kadalasan ay trip-trip lang, bunga ng kawalan ng magawang matino. Tinutukan umano nilang matigil ang mga pagtambay ng mga kabataan kaya mahigpit nilang minomonitor ang mga pangunahing lugar tulad ng Baywalk, Malvar Street at Rizal Avenue. Sa mga barangay officials at tanod, ang kailangan ay bilis na makapagpadala ng mga report sa kanila para sa kanilang agad na pagresponde. Tinututukan natin yung mga nagsasama-samang kabataan. Ano ba yan? No? So, tinitingnan na natin kagad. Ano ba ito? Maayos na grupo ba ito? E sa araw-araw na ano, kilala na nila kung sino yung mga laging nai-involve. Eh. So, yun, mga yun, nakikita natin dito sa Baywalk, nakita na natin, ano yung pa natin yan? Di, talagang wala na tayo ibang magagawa dyan, kundi itaboy na yan dito. At least kahit pa paano sa barangay, kung may mga problema na sila munang mag-resolve. Kung hindi kaya, bago tatawag sa atin. Nang sa ganun ay lahat tayo naka-centralize yung bantay. No? Hindi man natin matigil, ay mami-minimize naman natin yung mga magposibleng mangyaring hindi ka nais-nais sa ating mga lansangan at sa kabarangay. Kapag walang nagawa para mapigilan ang mga kabataan o minor de edad, ang tanging solusyon ay sampahan ang mga ito ng kaukulang kaso para maparusahan o madisiplina. Kung talagang magiging mahirap na ang sitwasyon, lalapit na ang Anti-Crime Task Force sa sangguniang panglungsod para pag-aralan ang pagpasa ng isang ordinansa na magpapataw ng parusa sa mga kabataan. Kaganto, talagang wala kaming magagawa kung hindi pidiin, ipursu kung ano yung kasong nararapat, ipataw ang parusa sa inyo, no? Ng mga kabataan. Kasi hindi naman sinabi na pagka wala kang magawa, hindi mo kami pwedeng kasuhan, no? So, mag-iisip tayo ngayon kung ano yung po pwedeng, ano, dahil po pwede naman yan, pero madadala ka sa boys town. Kasi sa atin karamihan, lagi, pagbigyan na natin, kabataan, huwag ka nang uulit. Eh kung paulit-ulit na rin yan, wala na tayong magagawa, kundi siguro, ganun na, ipataw natin yung tamang nararapat talaga. Sa lungsod ng Puerto Princesa, maraming kaguluhan na ang sangkot ay mga kabataan na ikinababahala ng mga otoridad at sa kabila ng matindi nilang paghihigpit, marami pa rin mga pasaway ang nakapupuslit. Kaparehong buwan ng nakalipas na taon,
isang minor de edad din ang nasawi matapos biglang lapitan ng kapwa kabataan at inundayan ng saksak at matapos madakip ito ng mga pulis. Ang dahilan, trip-trip lang ng mga kabataan. Ang pagdisiplina sa mga anak nagsisimula sa mga bahay, kaya paalala ni Ligad sa mga magulang, arugain ang mga anak at huwag pabayaan dahil sa huli, ang sisi ay ibabalik pa rin sa mga magulang at ang pinsalang dulot ng mga kabataan ay hindi na maibabalik kailanman. R. Phil Malierta, Palawan News.